Energy. Energy. Energy FM. 왜 sabihin na yo? Sabihin mo. Energy. Alam mo, partner? Ano, partner? Kung kaya naman natin i-my day yung sarili natin, huwag na tayong umasa sa lalaki. Totoo, di ba? Kung diba? Ayaw ko niya i-post, post mo na lang ang sarili mo. Yeah! Wala lang. Nakita ko kasi yung mga babae parang ngayon, parang yun yung gusto nila, yung minamayday sila ng mga juwa-juwa nila. Diba? Alam mo, partner, minsan kasi ako, ayoko na nang ganon. Nung palagi kang pinapost. Seryoso ba? Minsan, kasi alam mo, yung mga ganyan, pakitang tao lang. Ganun para ba? Sa akin lang, ha? Para sa iyo lang, oo. Uh-oh. Alam mo, there's this friend of mine na parang, ano tawag dito, inoobserbahan niya yung galaw ng mga tao na nasa taon mo. Yung mga taon ko? Ay, tipong mga kasing tanda mo, yun. Na, ganyan ano sila, daw. Ayaw nila ng mga clingy type. Oo, di ba? Ganyan kayo. Pero kasi siguro yung mga panahon namin, wow, parang tanda ko. Bakit? Baby boomer ka parang ba? Parang feeling ko kasi, yun nga yung napagtanto namin. Kasi siya, wala siya sa generation natin. Kumbaga na, medyo mas matanda siya ng kaunti. Tapos parang pinag-aaralan niya yung galaw ng mga taong pinanganak nung taon ko, pinanganak nung taon ko. Sila ayaw nila nung laging maklingi, ayaw nila nung laging sociologist nag-update. Sociologist ba yan? Hindi, pero pinag-aaralan niya talaga. Ah, okay. Dahil ano siya, masocialize lang talaga siya. So, kasi ganun, yun yung, ano, yung comparison niya. Nakatakot kasama yan. Matalino talaga siya. Oo, yung tipo pag-aaralan niya bawat kilos mo, yung bawat konting gesture mo, meron na siyang ibig sabihin. Hindi naman sa ganun, pero feeling ko, parang totoo nga. Diba? Hindi, pero kasi diba? Ikaw, doon sa mga jowa or siguro mga potential jowa, ayaw mo nang clingy sa'yo. Oo. Siguro pag kami dalawa lang, pero yung i-show off mo pa, ipapakita mo sa tao, ayoko. Ayoko, gusto ko naman yun. Talaga? Kasi feeling ko, ano, jowa ko. Ewan ko, partner, ha? Kasi para sa akin, meron ako kakilala kasi na sige, post silang dalawa mag-asawa sa Facebook nila, na punta sila sa ganto-ganyan, travel sila, masaya sila, pero nagra-rant siya sa akin eh. Ay, yan ba yung kaibigan na ano, na chinichika mo sa akin? Oo. Hoy, may saltik yun. Oo, diba? Masyadong tinitingnan yung kaibigan mo na yun. Yun nga. So, para sa akin, hindi rin pala totoo. Nakakala mo sweet sa Facebook, sa mga posts, sa mga pictures. Well, sometimes it's true naman na talagang yung iba nagsishow off lang. Pero meron din namang iba na talagang, mahal ko to, kaya ipopost ko to. Kaya masaya ngayon, kami, kaya ipopost ko to. Oo, kaya ngayong single ako, okay lang pala ako, masaya na pala ako sa sarili ko. Hindi ka na pala aasa sa ibang lalaki para ipost ka sa my day. Sabi nga, di ba ni Yeng Constantino, ako muna. Yo! Fairness naman. Uy, baka naman may chika din kayo about sa mga love life ninyo, ha? I-chika nyo na yan sa amin. I-share mo na yan pang guest sa Liham ng Liham 1067 at yahoo.com. At syempre naman, kung meron kang Facebook kasi wala kang email, kaya siguro hindi ka makapag-email sa imposible amin. O, imposible naman, pero nakalimutan talaga yung password. Oo, di ba? May ganyan. Aminin mo, may mga email ka na hindi mo na alam kung anong password. Oo. Yung Sandra underscore cute 05 ko nun. Alam mo ako, meron din ako na kinahihiya ko. Nung high school ako, ginawa ko to partner. Adobong dragon at yahoo.com. Adobong dragon? Hindi ko na siya mabuksan. Adobong dragon at yahoo. Oy, titarin mo yung boses mo. Sa mga ginagamit. Hindi ko alam. Ewan ko nung high school ka, di ba? Parang gusto mo mapatawa yung sarili mo and you wanna be funny sa harap ng mga kaibigan. Oo. Adobongdragon@yahoo.com. Yan, talaga ewan ko rin kung bakit ko naisip yon. Pero ngayon, buti na lang hindi ko na alam yung password nun eh. Hindi ko na siya binubuksan. Tapos may email talaga ako nung high school ako. Lexa Kiganda forever. Hindi, may mga ganyan naman talaga. Tapos Lara001@kineme.com. Mas okay pa yun, partner, kaysa sa Adobongdragon. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung ano naisip ko noong mga panahon, bakit yun yung email ko. High school. Pero, come college, meron kasi akong professor na nagsabi sa akin na dapat yung email mo professional. Sounding professional, ganyan. So, kaya binago ko na rin. Wala na yung Lexa Kiganda forever. At syempre, partner, wala nang Adobong Dragon. Magpapasa ka sa kliyente, adobongdragon@yahoo.com. Di ba? Nakakaloka. Hindi ako makatawa ng may sound. Oo, tikirin mo yung boses mo. Bumawi ka na lang sa susunod na araw. Kakailanganin mo yan, partner. At dahil dyan, sa Adobong Dragon, na oras nga natin ang 9:12 na. Yes! At syempre naman, ito na nga, pag-usapan na nga natin yung mga pusong inadobo ng mga partner dragon. Nila. Inadobo ng dragon. Yung mga partner niyong mukhang dragon. Halika na, ito na po ang Lihim ng Liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit.
Suyat na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Good morning din sa'yo, Adobong Dragon. Hindi ko makamove on. Hindi ko makamove on. Hanggang mamayang pagtulog mo, feeling ko maiisip mo yan. Adobong Dragon. Yan. Nangyari po ito last year. Mga pangga, hindi ko po inaasahan na sobrang mawawala po ang feelings ko para dito sa pinakamamahal ko. Sana po kahit pa paano matulungan ninyo po ako. Kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Matagal na panahon na po itong nangyari, pero nakaukit pa rin po yung sakit sa puso ko. Para sa taong feeling ko, the one that got away. The one that got away kasi sinikreto namin ang lahat. At aaminin ko po, I need help. I'm in a 3-year relationship, mga mosang. And my boyfriend still didn't know my secret. Hindi po niya alam kung ano ba yung mga dark secrets na tinatago ko dahil natatakot po ako. Na baka pag nalaman niya po ang totoo, ay iwanan niya po ako. Sandali lang nawala yung binabasa ko. Ano nangyari, Doin, sa mga dark secrets sandali niya? Sandali lang. Naging adobong dragon? Oo, in fairness naman. Mga pangga, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hana. Okay naman po kami ng boyfriend ko. Hindi po kami masyadong nag-aaway. Maraming beses na rin po akong nakapunta sa kanila. Last week po, pumunta ako sa kanila kasi birthday ng nanay niya. Bumili na rin ako ng regalo para kay tita. Pagdating ko doon... Pagka tumatawa. Wala. Alam mo, natawa rin may naalala kasi ako eh. Oo. Sabi ng mama mo, tita na lang daw itawag sa kanya. Pagdating ko doon, medyo okay naman. Parang tulad lang ng nakaugalian. Nginitian ako ng mama niya at ng papa niya. Nag-hi din sa akin yung mga kapatid niya. Ah. Wow. Close. Close. Manugang. Hindi naman sa pag-iinarte, pero parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanila. Woohoo! Ah, may third eye ka pala, girl. Yes. Pinansin ako kasi lagi akong nagpupunta sa kanila. Pero hindi talaga tulad ng iba na excited sila na makita ako. Iniiwasan ko na lang po isipin na parang may mali. Kasi baka ganyan lang talaga sa kanila. Sa bahay kasi namin, kahit sinong bisita man yan, talagang welcome na welcome. Sa kanila ngiti lang tapos maya-maya, pasok na sa kwarto, o di kaya naman aalis. Hindi ko alam kung saan po sila pumupunta. Pakialam ba kasi, girl? Pero parang, sandali lang kasi. Pero parang pakiramdam ko po, ayaw nila akong makita. Yun. Ah, kala ko pakialam kung saan sila pupunta eh. Pero alam niyo po, last week, mga mosang, totoo po yata yung nararamdaman ko. Tapos na po yung celebration ng birthday ng mama niya. Nag-COV na po yung mga bisita.
Ako naman po, nakikipag-socialize pa rin sa mga kaibigan ng boyfriend ko. Yung pong mga kaibigan niya, hindi ko maintindihan kung bakit ang bukang bibig pa rin ay yung ex ng boyfriend ko. Yung mga kaibigan niya, sarap dunggulin ng uso. At yung mukha mo. Diba? Gigil na gigil yung mukha mo. Diba? Bad trip yung mga ganyan eh. Grabe yung mukha mo talaga, girl. Gigil na gigil. Hindi naman po alam ng boyfriend ko yung pinag-uusapan namin ng mga kaibigan niya kasi medyo busy siya nung time na yon. Pero hindi ko rin po maintindihan kung bakit ako naman yung kaharap nila pero yung ex pa rin yung bukang bibig nila. Maya-maya pa, biglang nagkatinginan yung mga magkakaibigan tapos sabay tingin sa gate. Ay. Yun pala, dumating yung ex ng boyfriend ko. At ang pinakamasakit pa dito, mga mosang, dalawang kamay siyang tinanggap ng nanay ng boyfriend ko. At para bagang excited na excited pa siyang makita yung ex kesa sa akin. Hindi ko alam, mga mosang, kung anong magiging reaksyon ko ng time na yon. Pero para po akong lumulubog sa lupa na kinatatayuan ko. Gusto ko na sanang umalis pero hindi ko alam kung tama ba na magpaalam ako dahil lang sa dumating yung ex ng boyfriend ko. Ayoko pa rin sanang umalis nung time na yon dahil baka mamaya maging close na naman sila ng jowa ko. So I stayed. Nakita ko kung gaano sila ka-close ng mga kapatid ni jowa. Nakita ko kung gaano kasaya yung pamilya niya nung makita yung ex ng boyfriend ko. Si boyfriend ko, tinapunan ko ng malalim na tingin. Wala akong pakialam, mga mosang, kahit nasa pamamahay nila ako. Alam ko na hindi ako magsisinungaling sa sarili ko. Alam kong nasasaktan ako at nababastos ako nung gabi na yon. Ang ginawa ko, minessage ko yung best friend ko. Nagpasundo ako sa kanya. Kasi nung gabi na yon, ayoko nang makausap muna ang boyfriend ko dahil iba po yung sakit na naramdaman ko. I felt like I was betrayed that moment. Isang oras ang lumipas, dumating si best friend, sinundo ako. At wala po akong ibang nagawa sa sasakyan niya kundi ang umiyak ng umiyak. Wala naman po kasing nabanggit sa akin yung boyfriend ko tungkol sa ex niya at kung gaano ba ka-close yung pamilya niya sa kanyang ex. Mga mosang, dalawang linggo na po ang nakakaraan. At ang sekreto ko po dito, pinakatatago-tago ko po ay hindi ko po alam kung solido pa ba ang pagmamahal ko sa jowa ko matapos ang pangyayari na yon. Meron din po akong same experience with a couple of exes na ayaw sa akin ng mga magulang at hindi ko alam kung bakit. Paulit-ulit na lamang po ito. Kaya sana po matulungan ninyo ako. Hindi ko po alam kung nakanino ang problema. Nasa akin ba? O nasa mga nagiging boyfriend ko? Please help me, mga mosang. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Hoy! Una sa lahat, hindi to kwento ng the one that got away. Oo nga, parang siya naging the one that got sorry away. Sorry na, oo. Sorry na. Ayan, pero nakanino nga kaya yung problema kapag ganyan? Alam mo, partner, kasi sa mga kwento niya, sabi niya sa mga ex daw niya, ayaw rin sa kanya na magulang ng mga ex niya. Feeling ko. So may something talaga sa you, girl. Pero alam mo yon, girl, kasi hindi
hindi natin alam kung ano ba kasing personality mo. Girl, baka naman mamaya maldita ka. Siguro may something sa kanya, may something din doon sa mga jowa niya. Baka naman mamaya pupunta ka sa bahay pero punta lang, wala man lang dalang pansit o bibing ka, ganyan. O di kaya naman, ikaw'y pupunta sa bahay tapos deadma ka lang din. Ano? Diba? Yung pag pinapakain ka, hindi ka kakain. Ay, oo. Alam mo, importante yan. Yun nga rin sinasabi ko dati sa ex ko. Pag pupunta siya sa amin, ayaw niyang kumain. Sabi ko sa kanya, cannot be yan sa bahay namin. Pag pinakain ka, kumain ka kasi hindi ka naman lalasunin. Kahit konti lang, diba? Diba? Pero meron kasi talagang mga tao na hindi pala kain. Kaya nga, o baka pala tagamukha natin dalawa. Pero kasi, siguro, kasi ako ganun din ako partner, may ganyan akong tendency na hindi ako kumakain. Kakain? Kasi hindi, inom ka man lang, o kaya tikim, ganun. Alam mo, minsan ako napagsabihan ni Romel kasi minsan pinaghainan ako ng banana cue ng bahay na pinuntahan namin at saka soft drinks pero hindi ko ginalaw. Kasi hindi ko gusto kumain nung time na yun. Alam mo, girl, pero kailangan mo siya. Mali siya. O para sa akin, yung sinasabi ko sa inyo mga panggawa, kapag inoferan kayo ng pagkain, tanggapin nyo, kumagat lang kayo kahit konti, at least matikman nyo man lang kung ano hinain sa inyo. Oo, kaya nga napagsabihan ako, huy, kumain ka naman. Oo. Pero sabi ko pa rin, hindi ko gustong kumain. Simple, hindi ko talaga gustong kumain, pero... Pero yun kasi hindi naiintindihan na ibang tao yun. Yun. So, pagpasensyahan nyo na rin po, may mga tao, explain natin para sa mga taong hindi mahilig kumain. On their defense yun naman. Yun nga, may kanya-kanya tayong dahilan Hindi lang sila talaga po mahilig kumain. Kaya sana huwag sasama yung loob ninyo kapag hindi nila ginalaw yung food. Pero para naman sa mga taong offeran ng food, tanggapin nyo, tumikim kayo. Kasi para sa amin, kapag binigyan namin kayo ng pagkain, ibig sabihin, tinatanggap ka namin Diba parang ganun, welcome ka namin sa bahay namin. Partner, alam mo kung pwede ko sabihin, pwede po ba i-take out na lang to? Pwede naman nyo. Alam mo, partner, mas gusto nga nila yan. Talaga ba? Ewan ko, sa Chinese, ganun kasi kami. Kapag inoffera ka namin pagkain, hindi pwedeng tumanggi ka kasi sasama loob namin. Pero yung time na yung gusto kong i-take out talaga, kung pwede lang talaga ganun kakapal yung mukha ko. Take gusto out na... ko na lang po yung banana ko. Pwede po ba? Tsaka gusto namin, maubos pa talaga yung pagkain. Pero yun nga, hindi po ibig sabihin nun, kapag hindi po kumain ng isang tao, at hindi pinatulan yung offer ninyo, suplada sila. Hindi lang siguro sila gutom nung time na yun. Pero baka ganun nga si letter sender natin sa mga exes niya. Baka. Tsaka dito sa jowa niya. Kasi meron din naman partner na, kasi ako, nanggaling ako sa relationships before na hindi din ako gusto ng mga magulang. Pamilya. Magulang. Kasi, baka ikaw yan. Kasi, hindi kasi, bata pa kami noon. At bata pa rin yung mga naging ex ko noon. Kaya so, hindi rin ano yung magulang. So hindi siguro nila nakikitaan pa ng pagiging seryoso yung relasyon. Kaya hindi ako gusto or hindi lang din talaga sila mabayat. Nasa kanila yung problema, wala sa Pero minsan kasi tinan mo rin yung sarili mo, di ba? Sa ating letter sender, tinan mo rin, baka may something sa'yo na hindi nagugustuhan ng parents ng ex mo or ng jowa mo. Pero kasi partner, puntahan natin, i-touch natin yung part na, girl, may girlfriend na si lalaki. Tapos, itong dumating sa bahay ay ex na. Bakit imbitado? Yun din yung tanong ko sa isip Siguro ko Siguro kasi sobrang close nga. Hindi, kung ako yun naman yung lalaki, di ba? Sabihin ko sa magulang ko, mami, wag nyo na po invite yung ex ko. Kasi andito girlfriend ko. May mga ma-insist na nanay. No, bakit ay kaibigan lang naman? Ganyan. May mga ganyan talaga. Bad trip yung mga ganyan nanay. Kasi may kilala akong mga ganyang nanay na hindi nila nilalagyan ng kulay. Mahal nila yung tao, kaya nila in-invite. Pero sana man lang, kapag umalis na tong si iisa, tsaka darating yun. Pero iba rin yung... Iba talaga. Parang pangit din. Ang hirap naman gawa. Siguro kasi, hindi ka lang talaga na-brief nung boyfriend mo as to the closeness na meron yung pamilya mo doon actually, sa ex mo. Kasi kung nangyari na, sobrang close ni mama kay ganto, ganyan, ganto, kasi siguro matagal silang naging sila. Kung nasabihan ka lang sana, na heads up ka lang sana kung gaano kayo ka-close or gaano sila ka-close sa ex mo, sana hindi ka siguro magdadamdam ng ganyan. At hindi ka mag-iisip na kung ano-ano kasi baka naman close lang talaga sila at sa'yo hindi pa masyadong close. Kasi siguro bago pa lang kasi kayo. Bago pa lang kayo, kaya huwag ka masyadong magdadamdam. Diba? So, siguro kapag ganyan, mas kung sino yung mas nakakaintindi, yun na lang yung umintindi. Actually, nasa mabuting tao ang unawa. Diba? Pero kasi masakit talaga yan, partner. Actually, partner. At valid naman yung yung punto mo na parang ayaw mo kausapin yung boyfriend mo kasi nabastos ka. At siguro kahit kaming dalawa din yung nandun sa ganong pangyayari, mababastos din kami. Partner, nangyari na rin sa akin niya. Seryoso ba? I-invite pa rin nung nanay niya yung ex niya. Ex niya.
Tapos nag-zumba sila, nag-mall sila kasama yung girl. Sobrang close. Oo, sobrang close. Oh. Pero in her defense naman, sinabi sa akin nung nanay nung ex ko na, hindi, close kasi talaga namin yan, na family friend. Doon ko naintindihan na okay, na hindi dapat ako ma-insecure. Imagine diba? Ko. Ako cannot be siguro. Oo. Cannot be. Ayaw mo na ganun. Kung imbitahin nyo siya, wag nyo na lang po. Wow! Talag attitude! Hindi sasabihin ko sa jowa ko. Kasi kailangan mong i-express yung pagiging uncomfortable mo sa isang bagay. Wait, parang, ano ba yung event? Ano ba yung party ko? Ba't man na imbitado? Birthday ng nanay. Ah, ng nanay. So wala ka talagang say dun, girl. True, diba? So kung ako yan, i-imagine ko lang, buti na lang din hindi ganyan yung pamilya ni Romel. Buti na lang talaga. Pero siguro kapag ganyan, ay nako, I'm so sorry po, pero ayoko pong magpanggap. Kung iimbitahin niyo po siya, huwag niyo na lang po akong imbitahin. Might as well, no? Oo. Pwede naman po ako pumunta dito ng ibang araw na lang. Correct. Ayoko po talaga siyang makita kasi hindi po talaga okay. Hindi comfortable sa feeling, lalo, diba? Lalo, diba, na nakikita ko po yung pass niya. Well, tapos sasabihin ng iba. Tapos chami-chami kayo. Diba, sasabihin ng iba, pass na naman yun eh, wala nang kinalaman. Iba pa rin talaga kasi kapag nakita niyo magkakasama, tapos ikaw nasa gilid lang. Gedli-gedli lang. Diba? Tapos yun, chami-chami, kwentuhon, chikahan. Tapos malalaman mo, ilang taon sila, 8 years. Tapos ang battle pa dyan, partner, ha? Yung mga nanay na chinachat pa rin yung mga ex. May ganyan. Na mas gusto pa rin kita kaysa sa jowa niya ngayon. Ay, cannot be yan. Mas okay lang siguro yung magka-chat, nagkakamustahan, pero wag naman yung may ganyan. May comparison. Oo. Pero hindi natin maiiwasan yan sa mga nanay ng Trimitida. Oo, totoo yan. Diba? Nakikialam sa buhay ng anak niya. Hindi ko talaga kinakaya yung ganyan. Buti na lang wala tayo sa ganyang ano, sa ganyang sitwasyon. Buti na lang single ako. Oo. Tapos buti na lang mabait yung pamilya ni Romel. Oh, buti na lang talaga. Sana makahanap din ako ng ganyan eh. Oo. Alam mo, gusto ko talaga yung family na welcome to welcome yung ka. Family. Ang slang mo doon, yung family. My family. My family is the greatest gift in my life. Thank you. Totoo. Greatest gift yan kapag yung boyfriend mo eh tanggap na tanggap ka ng pamilya. Correct. Kasi yung tipong pamilya din ang turing sa inyo. Yung tipong mas mahal ka kaysa anak talaga nila. Alam mo, ang totoo, magkumari si mama at saka si mama ni Romel. Talaga? Kasi talagang close sila. Nag-mall-mall sila, ganun. Oo! Nakakaloka. Uy, balae. Uy, alam mo, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Na-close yung family nyo na okay ang lahat. Oo, diba? Kaya hindi natin masisisi kung bakit ganun yung reaction ng ating letter sender. Kaya yun nga, to ano, siguro cap things dito sa story na to, partner, kung hindi mo feel kausapin pa yung boyfriend mo, ako ha, para sa akin, huwag din muna. Oo, tsaka huwag muna i-open. Mm-mm. Kasi nagkakasiyahan pa sila eh. Oh, wow. Diba? Oh, diba? Papunta pa lang tayo sa exciting part, sabi ni Jody Santa Maria. Diba? Ako, huwag mo ipilit kung hindi pa kayo okay, kung hindi pa okay yung loob mo, kung masama pa yung loob mo. Kasi baka mamaya, makapagsabi ka ng mga salitang hindi mo naman talaga minimin. Oo, kapag galit ka talaga ganun, partner eh. Oo, baka mamaya masugatan mo yung damdamin ng boyfriend mo. Baka mamaya mas lumala yung problema, baka ito lang yung problema, tapos biglang maging blown out of proportions. Binigyan mo ng kulay. Just because nag-usap kayo ng mga panahon na hindi ka pa talaga okay. At ang wag na wag mong gagawin, kausapin yung ex ng jowa mo. Ah, para sa'yo? Oo, para sa akin. Uh-oh. Hindi naman kasi siya na-invite eh. Oo. Hindi naman yung jowa mo nag-invite nung sa ex niya eh. Yung nanay naman. Oo, ba't mo kakausapin yung babae? Wala kang business with her. Correct. Diba? Kung hindi nyo naman siya napag-aawayan, wag kayong gagawa ng away tungkol sa kanya. At saka ang pangit nung walang kaalam-alam din yung ex ng jowa mo, tapos ikaw tong parang intimidated by her presence. Yun nga, na para sa kanya, gosh. Okay lang, friends kami ng nanay niya, kaya ako nandito, nakamove on na talaga ako. Yung mga ganon. Threatened. Tapos ikaw talaga yung insecure sa kanya. Insecure and threatened. Correct. By her presence. Ay, ibig sabihin lang siya yung mas malaking tao. Correct. Sa inyong dalawa. Girl, wag na wag mo ipaparamdam yan sa ex ng jowa mo na insecure ka sa kanya. Girl, it's a no-no. Period. Diba? So, sinasabi ko sa'yo, machill ka lang. Kung hindi ka pa okay, wag mong kausapin yung boyfriend. Correct. Mo. Mag-usap na lang kayo kapag maayos na yung pakiramdam mo. Pero baka naman mami, pag maayos na yung pakiramdam mo, wala nang nararamdaman sa'yo yung boyfriend mo. Yun nga. Huwag ka rin masyadong ma-arte dyan. Yung cold, masyado kang cold. Oo, cool off, cool off. Mag-heal ka, but at the same time, make him feel na okay pa din kayo. Uh-oh. Kung paano man yun, basta you figure it out. Tapos kausapin mo lang siya. Eh. Kausapin mo lang siya na na-hurt ako na nandun pala yung jowa mo. Na hindi mo ako hin-heads up na nandun pala siya. I-communicate mo yung feelings mo with him. Uh-oh. Kasi that way, mas maiintindihan niya kung saan ka nang gagaling. Correct. Oo, hindi yung tipong nag-a-assume lang siya na, oh, siguro na-insecure ka sa ex ko. No? Sabi ko nga, at lagi ko sinasabi, ang mga lalaki hindi nakakaintindihan ng signs. Oh. Kaya kailangan talaga, sasabihin mo sa kanya. Pakak, totoo. Oh. Kailangan mong sabihin, i-communicate yung nararamdaman. Correct ka, John, partner. Nakakaloka. Ay, nako. 9:31 on the clock. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po nag-iisang girl.
girlfriend mo in sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, mwah! At syempre, kasama ka piling rin na nag-iisang mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Energy!